Okay Sir Logis, magandang araw sa inyo at welcome back again sa ating channel on WhatsApp ni bagong video, tutorial na naman. So ayan, meron na naman tayong wiring diagram dito, no? So kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, bali tuturuan ko kayo kung paano mag fast charge at mag battery operated ng ating Mio S40. So marami kasi nagtatanong sa akin kung kailangan pa bang i-full weave yung kanilang mga Mio, no? Kasi kapag ka nag-add sila ng MDL, ayun, at mga accessory lights, nagtatanong sila kung kailangan pa ba daw i-full weave yung stator. So kahit na hindi na kayo mag-full weave, guys, no, sa inyong stator, kahit fast charge lang, okay na kasi. Yung fast charge na tinatawag natin kasi, kumbaga yung charging ng kanyang battery. So ayun, napakabilis. Hindi agad malolobat, no? So yun sa akin kasi, naka-fast charge ako. 3 years to 4 years ko nang gamit. Ayun, excuse me. 3 years to 4 years na ako naka-fast charge. So, wala naman naging problema. Then yung battery talagang tumatagal. So ayun, depende lang talaga sa brand ng battery. Ayun, so hindi ko na patatagalin at umpisa na natin yung ating video tutorial. Okay, ayun guys, no. Konting ano lang. Yung fast charge nga pala, ito yung ayun, from the word itself, fast charge. Para hindi agad malobat yung battery kapag ka nagdagdag tayo ng marami accessory lights. For example, dual horn, MDL, LED headlights, tapos kung ano-ano pa. So, kahit fast charge lang, okay na. Sa full weave naman, ayun, kapag ka talagang yung motor nyo, ayun, malakihan na yung CC, no, or more on upgrade sa makina. So yun, kailangan natin mag full wave doon. Then ayun, so yun, balik tayo sa tutorial. Again, kung nakikita nyo pang Mio S40, ayan. So unang-una, dito muna tayo sa fast charge. So sa fast charge, para ma-fast charge natin yung ating Mio S40, isa lang yung gagawin natin dyan. Magdi-disconnect lang tayo dyan. So yun, umpisan natin dito sa ating battery, no. So sa battery, ayan, nakikita nyo, hindi ko na ituturo kasi hindi naman related banda dito yung fast charge natin. So dito tayo agad, direkta tayo dito sa ating stator. So stator natin, meron tayong 4 wires dyan. Ayan, so hindi ko na sinama yung dalawa. Rekta na tayo dito sa white and yellow na wire. So yung white wire ng ating stator, pupunta yan sa ating regulator, no? So tulad ng sinabi ko, yung regulator, siya yung taga-manage ng kuryente para gawing DC, no, papunta sa ating battery. So kumbaga siya yung nagcha-charge, nagma-manage at para hindi mamundi yung ating motor. Okay, so yung white na yun, kapag nakita nyo yung white, automatic yan yung ating charging. So siya yung wire na nagcha-charge papunta sa regulator. At yung regulator, siya yung nagma-manage papunta naman sa battery. So dito naman may yellow din tayo, makikita nyo, yellow wire. Ito naman yung light coil natin. Mapupapasok din yan sa ating regulator rectifier. Kasi sa loob ng regulator rectifier natin, maraming diodes dyan, no? Para hindi bumalik yung current. Then, para maidiretso niya dito sa mga switch natin. At yung ilaw natin, no? Para masupply niya ng ilaw na, which is hindi ganun kalakas para mamundi. So kung mapapansin nyo, kapag ka stator drive yung motor natin, yung ilaw niya nakadepende lang sa lakas ng revolution mo, no? So habang nire-rev mo siya ng malakas, mas liliwanag yung ating ilaw. So kapag hindi mo siya nire-rev, nakasunod lang yung voltage ng ating headlight sa RPM ng ating motor. So ganun yung stator drive. Pero kapag battery drive naman, yung mismong ilaw natin is steady lang. Kahit na i-rev mo, hindi maapektuhan yung liwanag ng ating ilaw. Okay, so para makapag-fast charge tayo ng ating Mio S40, which is, yun, fast charging battery. So, hanapin lang natin itong yellow wire na to. Kasi yung isa, yung white wire, yan yung ating charging. Then, itong coil na to, kasi papasok din yan sa ating regulator, magkukonsumo rin yan ng current, no? Which is, i-disconnect lang natin to, guys. Nasa likod lang to, sa ilalim na part ng ating Mio S40, sa may upuan. I-disconnect mo lang ngayon ito, itong yellow wire na to, no? No, kapag ka na-disconnect mo na, yung current na galing dito sa white wire, sa stator, dadaan sa white wire, kumbaga, buo na siya, hindi na aagawan ng yellow wire kasi nga, papasok din yung ating current doon, magmamanage din siya para sa
ilaw sa mga lights natin sa ating headlight. So kapag ka disconnect mo to, yung flow ng kuryente doon pagpasok sa regulator, okay na, mabilis na. So kaya yun yung fast charge na tinatawag. Tinda kapag ka lumabas sa red wire, ayun, pupunta yan dito sa ating battery, which is siya yung magme-maintain ng mabilis yung pagkakarga ng battery natin. So about naman sa pag-overcharge, so hindi pa nag-overcharge yung battery ko, no. Minsan hindi pa ako nagka-problema sa battery kahit na naka-fast charge ako. Ayan, so talagang maganda yung fast charging kahit na ito lang yung gamitin nyo, hindi nyo na kailangan mag-full wave. So ito lang, fast charge lang kung magdadagdag kayo ng ilaw, lalo-lalo na LED, no, mga MDL, dual horn, tapos underglow lights. Basta kahit anong accessory lights na idagdag nyo sa inyong motor, mainam na yung fast charge. Okay na yung fast charge. So yun sa akin kasi ganun, 3 to 4 years na ako, yung magpa 5 years na siya. And ayun, hanggang ngayon na functional pa rin. Yan yung battery ko, okay naman. So talagang napakadalang ko lang magka problema sa battery. Then dito naman tayo sa battery operated. So mga battery operated, marami nalilito dyan eh. Meron kasing motor na battery operated. Pag sinabing battery operated, hindi sinusupplyan ng stator yung kuryente ng motor. Galing talaga sa mismong battery yung nagpapandar sa motor. So ang trabaho lang ng stator, yung mismong tagapag-charge ng ating battery para yung battery siya yung magpaandar sa motor. Yun ang battery operated. Ngayon dito naman sa stator drive, no, meron kasing 5 wires na italakay na natin sa nakarang vlog natin. Kapag ka 5 wires yung iyong stator, yun, ibig sabihin stator yung nagpapaandar sa inyong motor. Nandun yung main coil o yung ating common, no, yung black and red na wire. So kapag ka battery operated, 4 wires lang lagi yan. 4 wires sa stator, 4 wires sa regulator. I mean, dito lang sa stator tayo. Okay, so sa pagba-battery operated naman, kapag ka sinabing battery operated, yung headlight, ayun, tulad nga ng nabanggit ko, diretso yung buga ng liwanag, hindi siya paputol-putol or hindi siya nakadepende sa stator. So dito naman, para makapag-battery operated tayo, hanapin mo lang yung dilaw na wire na yun, papuntang switch dito sa may headlight switch natin, yung on and off. Kasi park light tapos headlight. Hanapin mo lang yung dilaw na wire na yun, i-cut mo lang yon. So, cut mo lang tong dilaw na to. Yung kaputol nun, which is dito na nga sa switch, pwede mo nang idugtong dito sa ating accessory wire. So, ito kasi yung ating accessory wire. Ayan. So, ganun lang kasimple. Nag-iisang dilaw lang yun, guys, papunta dito sa ating switch. Kasi meron dyan blue, papunta sa park light at papunta sa headlight. So, yung pinaka main supply ng ating stator drive na Mio, itong dilaw. So, ito yung nagsusupply ng kuryente, which is nakabase siya dito sa ating stator. Ngayon, kapag iba-battery drive mo siya, i-cut mo lang to. Ayan, cut. Pwede mo na siyang idugtong dito sa ating accessory wire. Hanap ka ng magandang source. Ayun, ganun lang kasimple, guys, no. Pagdating naman sa battery operated, ayun, no, meron din tayong battery operated na tinatawag dito sa may headlight naman. Magkaiba yung battery operated na motor sa battery operated na headlight. Kasi kapag ka sinabing battery operated, ayun, patungkol sa headlight, yung headlight mo kumukuha ng source sa battery, no. Yun yung pagkakaintindi ng iba, no, which is marami naliloto doon. So ayun, balang dito na lang, guys, ano, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.